Magandang araw ka, Birds. Herbert Garcia here of Kuya Birds Paris House. And today, papakita namin sa inyo kung paano lutuin ang aming famous Paris. So, pakita ko po muna yung mga ingredients natin dito. Meron tayong oil, star anise, beef cubes, garlic, ginger, onion, oyster sauce, soy sauce, sugar, ang ating cornstarch, ating beef, at ang ating beef stock. Pati na rin po ang ating water. So, start na po natin. Painitin po natin ang ating kaldero. Habang umiinit po ang ating kaldero, lagay na po natin ang ating oil. Next na po natin ang ating ginger. Igisa lamang po ito para mas lumasa sa mantika ang ating ginger. Sunod ang ating star anise. Pwede na rin natin ilagay ang ating onion. Isaute lamang ito for 1 minute. At pwede na rin po isunod ang ating garlic paste. Ihalo lang po ng mabuti hanggang po makita natin na nagbabrown na ang ating onion at ating garlic. Next naman po yung ating pressured beef. Pinakuluan po ito sa pressure cooker for 10 minutes para po mas lumambot ito at mas mabilis po nating mailuto. So ito na po ang ating susunod. Haluin lamang ito hanggat magbrown po ang ating mga karne. Para po pag naglagay na tayo ng sabaw, hindi po magbitak-bitak yung mga beef chunks natin. Habang niluluto po natin yung karne, ang next naman po natin ay ang ating Paris sauce. So ito po ay mixture lamang ng 1 cup of oyster sauce. 1 cup of soy sauce. At 1 cup of sugar. Ihalo na lang din po natin dito ang ating beef cubes. Mix well lang po hanggang matunaw po ang beef cubes at ang sugar. Once na mamix natin to ng mabuti, pwede na natin to ilagay sa ating karne. Pagkalagay ng ating Paris sauce at inalo na ito ng mabuti, ipapakulo lamang po natin ito ng 3 minuto. So mag-set na lang po tayo ng timer para po mas lumasa yung sauce dun sa karne. Lastly, itong ating cornstarch at ang ating water. So pag-ahaluin lang natin ito ng mabuti para maging slurry. Ito po yung magpapalapot sa sabaw ng ating Paris. So it will depend po sa inyo kung gaano kalapot ang gusto nila o gano'ng kalabaw sa sabaw na gusto nila. Make sure lang po na halong-halo ito at walang buo na cornstarch dahil malalasahan po ito sa sabaw. At pagpakulo po, dapat kulong-kulo po yung ating sabaw para sigurado po tayo lutong-luto yung cornstarch. After 3 minutes, makikita po natin na kumukulo na ang ating Paris sauce na may beef. Ngayon, pwede na po natin ilagay ang ating beef stock. Ito po ang ating beef stock. Ito po yung 1 liter dun sa pinagpakuloan ng ating pressured beef. So kukunin lang po natin yung sabaw nun at pwede po natin ito i-frozen kung hindi pa po gagamitin kagaya nito. Ito po ngayon, lalagay lang natin sa ating pinakulo sa kaldero. Ngayon po, habang inahalo ng mabuti, pag ito'y tunaw na, orasan lang po lang ng ito ng 7 minutes. Tapos hayaan lang pong kumulo ulit.
Ngayong kumulo na yung ating beef stock, pwede na po natin ilagay yung ating 4 liters ng tubig. Ito po yung magiging sabaw ng pares natin. Pwede nilang dagdagan, pwede nilang bawasan, depende sa dami ng gusto po nila. So, lagay na po natin. Papakuluin lamang po ito ulit hanggat sa kumukulo na siya bago natin lagay yung ating cornstarch and water mix o yung ating slurry. Ngayon, may kita po natin na kumukulo na po ang ating kaldero. So ngayon, pwede na po natin lagay yung cornstarch water mixture o yung ating slurry. Lagay lang po natin. Dahan-dahan lang po. Make sure lang po na halong-halo ito at kulong-kulo para po hindi malasahan yung cornstarch dun sa ating sabaw. Continue stirring lang po para po makasigurado na yung cornstarch ay wala sa ilalim ng kaldero at halong-halo sa ating sabaw. Check lang po natin yung consistency kung okay na po sa atin. Ngayon, papakita naman po natin kung paano po ang serving namin sa pares, yung tamang timbang para po hindi marugi ang inyong isang nilutong kaldero para po sakto ang profit margin natin at costing. So ngayon, kukuha po tayo ng karne. Lagay lang po natin sa timbangan natin. Yan, 68 grams. So ang serving po natin ay 65 to 70 grams po ng karne. Pero pangit naman po, isa-serve natin sa customer ng isang buong chunk. So gupitin-gupitin po natin siya. Once na nagupit na po natin yung karne, kukuha naman po tayo ngayon ng sabaw. Hanggang mag 195 po ang ating timbangan. Ito po ngayon ang serving ng ating pares. Pwede na po natin siya lagyan ng garnish sa ibabaw. Ang garnish po natin ay halo ng fried garlic at saka spring onion. Kabirds, ito na ang ating finished product. Ito naman ang ating pares segunda. Ito yung pares sa ating kanina tinimbang at niluto. Ito ang ating garlic fried rice, ating deep soup, at ang ating chili garlic oil. Ang isang set na ito nagkakahalaga ng 99 pesos. Ang cost nito para magawa ito ay nasa 60 to 70 pesos lamang. So ang butal nun ay yung ating profit kung tawagin. Ngayon, pag nilagyan natin siya ng bone marrow, ito na yung tinatawag naming pares tercera o ang aming sikat na putok-batok pares. Ang halaga nito ngayon, pag ito'y bibili na isang set, ay 169 pesos up to 209 pesos po, depende sa size ng bone marrow. Ngayon naman ka-birds, papakita naman natin ang ating deep sisig platter. Papakita po namin sa inyo step-by-step process kung paano po ito gawin. So una po, meron tayo itong margarine, bea, green na sili, at bell pepper, nakahalo na po, onion, ang ating mayonnaise and oyster sauce mix, ang ating pressured beef na ating chinap na po, at ang ating egg. So first po, papainit po natin ang ating pan. Pwede na po natin ilagay ang ating margarine. Ha? Next po,
ay ang ating luya. Sunod naman po ang ating bell pepper at green ginger chili. Lagay na rin po natin ang ating white onion. Igasira naman po ito. Pwede na rin po natin lagay ang ating beef. Tutuin lamang po ito hanggang mag-brown ang ating karne. Pag nag-browning na po ang ating karne, pwede na po natin lagay ang mayonnaise mixed with oyster sauce natin. Ngayon naman, pwede na natin tanggalin to sa pagkasalang at ilagay na po natin ang ating sizzling plate. Painitin lamang po yung sizzling plate bago po natin ilagay yung sizzling. Lalagay na po natin ngayon yung ating sizzling. Ngayon, pwede na po natin ito lagyan ng itlog. At pwede na po ito reserve. At lagyan lang po ito ng garnish. Yung garnish po natin ay spring onion at fried garlic po. Ngayon naman, papakita natin kung paano gawin ang ating T-bone steak. But first, papakita po muna natin ang ating gravy. Ngayon, ito pong gravy natin, nasa pan na po natin ang ating flour. So, papakita po ni Aizan kung paano po pine-prepare ang ating gravy. 1 cup of flour lang po ang kailangan. Iba-browning lang po natin siya on a medium-high. Next naman po natin, pag nag-browning na po, ay ang ating margarine. Pwede na po natin ilagay ang ating tubig. Pag nakita po natin na malapot pa, pwede pa po tayo magdagdag ng tubig. Pwede na rin po natin i-add ang ating beef cubes at ang ating black pepper.
Ngayon, pwede natin set aside yung ating gravy sa isang bowl. Ngayon, papakita naman po namin kung paano pre-prepare o niluluto ang aming T-bone steak. Ngayon po, meron tayo itong T-bone. Yung gravy po na ating ginawa kanina. Margarine at ang ating mixed veggies. Unahin lang po natin painitin ang ating pan. At pwede na po natin ilagay ang ating margarine. Next naman po, pwede na natin lagay ang ating T-bone. Lutuin lamang po ito ng 2 to 3 minutes per side para po masiguradong luto po ang loob nito at hindi rin po tumigas ang baka. Balik sa akin. Ngayon, pwede na po natin i-flip. Pwede na po nating i-set aside muna sandali ang ating T-bone. Ngayon po, pwede natin ilagay ang ating sizzling plate. Painitan lang po ulit ito at lagyan ng margarine. Pwede na rin po natin sunod ang ating mixed veggies.
ngayon, pwede na rin po natin ilagay yung ating T-bone. At isunod na rin po ang ating gravy. Pwede na po natin patayin yung apoy at ilipat sa ating wood yung sisting plate. Ayan po ang ating T-bone steak. Ngayon, ito na po yung ating finished product. Ito po yung ating T-bone. Ito po yung ating garlic fried rice. Ngayon po, pwede nyo po itong puntahan sa yung pinakamalapit na store sa inyo at matikman ang itong sarap ng T-bone steak namin. Pati na rin po ang iba namin product. Pwede nyo po kaming i-visit sa aming page sa Instagram, Kuya Bert's Paris House. Kung may mga question for franchise po sila or concern, pwede rin po kayo mag-direct message sa aming mga Facebook pages.